Matuloy kaya ng Golden State Warriors ang kanilang one-game win streak or mapigilan sila ng hungry sa panalo na Charlotte Hornets. Number 14 na Charlotte, mga idol, laban sa number 10 na Golden State Warriors sa ating first quarter ay itong si Jordan Poole with the sauce. Pull up 2, first points niya ng Warriors, at ito naman si Terry Rozier at LaMelo Ball 3-pointer. Sinagot nga ng mainit na start ni Klay Thompson, mga idol, 3-pointers agad si Klay, walang mintes. 11-8 agad ang score, Warriors lead by 3, tas umangat pa sila 18-11 after ng end 1 ni JP. Umabot pa yan sa 10 matapos ng long 3-pointer ni Klay Thompson. Napakairit nga ng shooting ng Warriors, mga idol, sa first 52% sila sa field, samantalang 32% lang ang Charlotte. Kaya't meron silang 37-26 lead after the first quarter. Klay Thompson may 14 points in the first, Rozier 7 points naman. Second quarter naman natin, medyo slow start na ang dalawang team. Pero hawak pa din nila Draymond ang kalamangan after 2 minutes. Sila Melo Ball nga, mga idol, napatawa ng flagrant foul number 1 after sikuy niya sa leeg itong si Jonathan Kuminga. At matapos niya na itong si Moody, at si Jonathan Kuminga ay umiscore ng 8 points para nga magkaroon sila ng 15-point lead. At dito nga rin sa kalagitnaan ng second quarter ay bumaba na ang energy ng dalawang team, lalo ng Hornets. Hindi nga sila makashoot, mga idol, at 22% lamang sa kanila mga 3-pointers. At ang Warriors ay medyo nag-cool down na din. Pero hawak pa nga rin nila ang kalamangan after 2 quarters, 65-52. Klay 20 puntos na, si Hayward may 11 naman. Third quarter nga natin, 5-0 run agad ang ginawa ng Warriors, pero sinagot nga yan ang malupit na 9-0 run ng Hornets. Sa pangunan ni LaMelo Ball at Terry Rozier, baba sa 11 points ang lamang ng Warriors, get quick timeout itong si Coach Kerr. But after the timeout, nabuhay itong si Draymond Green, 5 straight points. Tapos ginawang 7-2 run pa yan ng Warriors, Hornets naman ang nag-timeout dito. Pero dahil wala ngang suko, itong team ng Charlotte Hornets ay eventually pumasok na ang kanilang mga tira. At dito naman, Warriors ay hindi nga makashoot. 17 straight missed 3-pointers ang ginawa nila, mga idol, kaya naman biglang baba to 7 points ang inaabol ng Hornets. At mga idol, buti na lang sa last minutes ng third quarter ay uminit pa itong si Klay Thompson at nakashoot ng 3-pointer balik sa 11 points after 3 quarters, 89-78. Fourth quarter nga natin, palitan ng 3-pointer ang dalawang team, tapos bigla na lang nagpakawala ang Charlotte ng kanilang 12-2 run, kaya't naging 4 na lang ang kanilang hinahabol, 94-90 with 8 minutes left. Tapos naging 1-point lead pa yan, mga idol, matapos nga ng impossible shot na ito ni PJ Washington. Pasa sana, mga idol, kaso na shoot, ayun, nilis na tuloy bilang 3-pointer. Pero nakashoot nga rin, mga idol, itong si Klay ng 2 points, pero si LaMelo Ball natay ang laban with his 3-pointer. At naging back and forth na ang ating laban, mga idol, at dumating pa nga sa punto na hindi makashoot ang dalawang team. Pero itong si Jonathan Kuminga to the rescue para sa Warriors. Depensa at opensa, at binigyan niya ng 4-point lead ang Warriors after ng kanyang 4 points. Tapos para nga lumaki pa ang lamang to 6 points, what a move ni Jordan Poole, mga idol, hinilo ang sentro na itong Charlotte Hornets. Mala professor na move, mga idol. At hindi pa dyan natapos, si Jordan Poole na naman at si Plumlee na naman ang kanyang nabiktima spin move. Tapos na posterize pa ni Kuminga. Hype na hype, ito ang si Stephen Curry. At yan ang aring na nagpanalo sa Warriors 110-105. Ito nga si Jordan Poole sa labang ito ay nagtala ng 24 points and 6 assists. Klay Thompson with his 29 points. Sa kabilang team naman, nanguna nga sila Melo Ball with 21 points and 10 rebounds.